Let's talk about immune system. Ito na po ang ating pag-uusapan. System, a rapid and effective to prevent and cure diseases, even coronavirus. Actually, totoo po yan. The most powerful weapon against any diseases po ang ating immune system. But, let's focus this. Itong immune system na to, ating pag-iinitan ngayon si immune system. Kasi ito ang ating laging naririnig eh. Pagka mahina ang ating resistensya, hihina at babagsak ang ating resistensya dahil si immune system ay napaka-weak. So anong kailangan gawin? Iinom daw po ng vitamin C. So pag-aralan natin mabuti ito ngayon si immune system. Okay. Okay. Our prime cell advance in the treatment of immune system. So ito, gaano po kahalaga si prime cell? Gaano ka-importante ang prime cell than other product patungkol sa pagtulong kay immune system. Pero pag-usapan natin mabuti ngayon si immune system, maraming beses naririnig natin si immune system. Sino po ba si immune system? Okay, by the way. So, what is immune system? And why is it very important? Sino si immune system? Ang alam lang natin kay immune system, siya ay ating protector. So, gaano ka-importante po si immune system at gaano ka-importante ang product natin na prime cell about kay immune system? The immune system is made up of a network of cells. Okay? Such as T cells, B cells, and NK cells to protect us from disease or diseases caused by harmful bacteria, harmful viruses, and toxin, and remove foreign bodies and malignant cells from our system, according to this research, no? Kidshealth.com. So, si immune system po ay made up of a network of cells. Yan yan, nabanggit ko sa inyo yung tatlong uri ng cells na yan. Yan yung white blood cells, red blood cells, and T cells, no? Immune cells such as T cells, B cells, and NK cells have receptors to detect and recognize harmful bacteria and viruses including harmful fungi. So, yan po nakikita nyo sa drawing. Yan po yung may tatlong receptors. Yan yung parang antenna. Yan po ang tatlong receptors po ni immune system. That is T cells, B cells, and NK cells. So, yan pong tatlong yan, yan ang magde-detect kung may papasok sa ating ilong, sa ating bibig, yung tinatawag na foreign invader. And that is harmful bacteria from outside. Kasi mayroon po tayong harmful bacteria from inside. Okay? Kasama rin po yan sa i-detect ng immune cells, yung receptors po niya. Without that receptors ni immune system, antenna, T cells, B cells, NK cells, hindi niya ma-detect ang kalaban. Okay? The purpose of immune system is to keep infectious bacteria and viruses out of the body and to destroy. Kasi po, pag sinabing bad bacteria and bad viruses and bad fungi, yan yung mga infectious na mga kalaban ng ating katawan because we have microbes in our body na kakampi natin. Okay? So, now, our immune system is our body's natural defense system. When the immune system is working properly, all cells, kasama na po ang stem cells ng ating katawan. When the immune system is working properly, all cells should be strong enough to fight off infection and destroy harmful bacteria and viruses, including coronavirus. Mga kapatid, ganun kahalaga at kaimportante ang ating immune system. Okay? Our immune system are first and last line of defense. Tandaan nyo to. Naririnig nyo to sa aking mga previous topic. Si immune system
cannot stand alone without microbes. So therefore, si immune system muna ang siyang pauunahin ni microbes to defense our body. Pag hindi na kaya ni immune system, eto na ngayon ang backup, ang dahilan ng lahat, si microbiota. But let's focus about immune system. Himay-himayin natin si immune system. Immune system is our last, first and last line of defense. God-given, andyan yan sa loob ng ating katawan, okay? The true doctor inside our body, defense against diseases, the most powerful weapon against any diseases. Tandaan niyo po yan. If, mayroong if, si immune system, the most powerful weapon against any diseases or any disease. If, okay, mamaya na yung if na yan. Okay, yan si immune system. If immune system, magagampanan niya ang kanyang responsibility ng tama, si immune system is the most powerful weapon against any diseases. Kung susundin niya ang teacher niya, si microbiota, at siya ay maniniwala sa teacher niya at dapat, si immune system is the most powerful weapon against any diseases. Kaya, any harmful bacteria, fungi, parasite, infectious viruses, cancer, and all diseases, and foreign invaders, hindi kayang umubra sa loob ng ating katawan because of that receptors ni immune system, T cells, B cells, and NK cells. Okay? Now, eto ngayon, ang general diagnosis or diagnose ni immune system. May dalawang bagay. Number one, si immune system, pag nagkaroon ng underreactive o siya ay naging underreactive, ang ibig sabihin nun, weak immune system. Means underreactive, means mahina ang ating immune system. Pag mahina ang ating immune system because siya ay underreactive, entry of infectious diseases, doon makakapasok ang ganitong uri ng sakit. All infectious diseases. Okay? Because ang immune system is underreactive. Yan yung isa sa diagnosis niya. Number two, okay? Si immune system ay overreactive. O tingnan nyo, galit na galit siya. Oh. Grabe ang pangil, lumabas. Okay? Ang tawag naman dyan is overreactive. Pag sinabing overreactive, okay, artista yan. Okay, nag-a-act ng hindi siya. Okay, overreactive means crazy immune system or dumb immune system. Ang sakit naman na aabutin ng isang tao pag crazy and dumb immune system, autoimmune disease with inflammation. Okay? So, ganon. Yan yung mga delikadong sakit actually. Yung autoimmune disease. Including na dyan yung mga, mamaya, mababanggit ko po ano ang mga kategori ng autoimmune disease. Therefore, mga kaibigan, mga kapamilya sa dynamic option, pag underreactive ang immune system, pasok ang sakit. Pag overreactive, pasok ang sakit. Ito, si underreactive, weak si immune system, makakapasok ang mga infectious bacteria. Magkakasakit ang tao. Sino ang dahilan ng underreactive but may sakit ang tao? Yung nakapasok na mga kalaban. Yung nakapasok na mga toxic. Pag overreactive naman si immune system, sino ang magbibigay ng sakit sa atin na autoimmune disease? Hindi yung mga foreign invaders. Si immune system mismo ang magbibigay sa atin ng sakit pag siya ay overreactive. Okay, babaybayin natin yung topic na yun mamaya. Okay, eto guys, si immune system, the most people today have dumb immune system or bobo in Tagalog. And also underreactive, but let's focus about overreactive. Halos lahat na ng tao ngayon, ang immune system ay overreactive. Okay?
or dumb immune system, or bobo na immune system, or bugo na immune system. This means it cannot recognize, response, and detect. Mga kaibigan, mayroong tatlong uring trabaho si immune system sa loob ng ating katawan. Recognize? Anong recognize? Kaya niyang ma-recognize pag yan ay kalaban o hindi. Pag yan ay bad bacteria or good bacteria or bad viruses or bad good viruses. Okay? If si immune system ay bobo, underreactive, hindi niya marirecognize na yung virus na yun is bad, makakapasok. Or, response. Pag sinabing response, hindi niya agad mabigyan ng pansin ang isang bagay na magkakaroon ng sakit ang tao. Okay? Detect. Kaya niyang ma-detect agad kung ang bagay na ito na pumasok sa katawan ay magdudulot ng sakit. So if the immune system cannot recognize the enemy o kakampi, sisirain niya both sides. Sisirain niya ang kakampi, sisirain niya ang kalaban. Sisirain niya ang sarili niya. That is the dumb immune system. Hindi rin siya makaka-response. Kung anong ba ang dapat niyang i-response? Pagagalingin niya ba o palalalain niya ang sakit ng isang tao pag may sakit? Like for example, bibigyan ko po kayo ng example. May mga taong nagkakasakit sa ganong klaseng sakit na bumabalik ang sakit sa kanya. Pero may mga tao na nagkasakit ng ganong sakit din, the same, pero hindi na bumabalik. Ibig sabihin, maganda ang immune system ng taong yon. Bakit? Nung kakapitan uli siya ng the same na sakit, pero hindi na nakakapit kasi na-detect na siya ni immune system na galing ka na sa katawan na ito. Kilala na kita, alam na kita, hindi na kita papapayagan dito. Pero bakit may mga taong paulit-ulit ang sakit, the same sakit, the same virus ang nagdulot ng sakit, therefore hindi na siya nare-recognize ni immune system na siya pala ay laging kalaban o kalaban. Okay? So that is our immune system. Now, okay yan. Grabe na. Pag underreactive and overreactive na ang ating immune system, yan, pasok na pasok ang kalaban sa loob ng ating katawan. Kaya tayo nagkakasakit kasi hindi na po balance si immune system. Pag hindi na balance si immune system, ibig sabihin lahat ng uri ng sakit. Therefore, dapat balance si immune system. Okay? Dapat malakas siya, pero matalino. Hindi dapat siya malakas na bobo, ang tawag doon, overreactive. Okay, yan. Crazy immune system or bobo na immune system. Okay, ito na po. Dito nyo malalaman ngayon, hihimay-himayin natin ngayon ang iba't ibang uri ng sakit na dahilan kay immune system. Pero sasagutin ng prime cell product natin ang pagiging bobo ni immune system. Crazy immune system or autoimmune, bobo, or autoimmune disease. Yun ang tawag po doon. Attacks and destroy cells. Can damage blood vessels as well as organ. Mga kapatid, kapag crazy and dumb ang ating immune system, ang tawag doon, autoimmune disease. Pag nagkaroon na tayo ng autoimmune disease or crazy immune system, our immune system attacks and destroys cells and can damage blood vessels as well as organs. And all organs ng tao, sisirain ni immune system. An autoimmune disease and inflammation is a condition in which your immune system mistakenly attacks your body. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kahit kakampi, sisirain niya. Kahit ang sarili ni immune system, sisirain niya.
ang ating organ sisirain niya. Yan yung tinatawag na autoimmune disease. And inflammation is a condition which is your immune system mistakenly attacks your body. Nakakatakot po pag hindi nyo inalagaan si immune system. Nakakatakot. Si immune system, nakakampi natin, siya rin ang magiging kalaban natin. That's why, take care your immune system para ingatan niya rin po ang ating katawan. The immune system normally guards against germs like bacteria and viruses. When it senses these foreign invaders, it sends out an army of fighter cells to attack them. Kung kailan, when it senses. Okay? So, ano po yung senses ni immune system? Yung tatlo. Yung kanyang receptors. At kung bobo na siya, hindi niya na madidetect ang kalaban. Hindi niya na mababantayan ang buong katawan ng tao. Papasok at papasok po ang mga kalaban. Okay? Now, eto po. Sa mga diabetic, pakinggan nyo ito. Diabetes caused by living the body without enough insulin. Buti na lang, mayroon tayong insulin. Oh no, may insulin plant po ang ating coffee. Okay, and also postbiotic can produce insulin. Diabetes caused by living the body without enough insulin to function normally. Kaya nagkakaroon ng diabetes ang isang tao kasi nga po, nagkulang na ang pag-produce ng insulin. Okay? This is called an autoimmune cause. Sinong may kagagawan? Bakit nagkulang ng insulin ang tao? Si immune system. Because the body attacking itself. Sinong umatake? Si immune system. Bakit tayo nagkulang ng insulin para magka-diabetes? Ano ang sinira ni immune system na part ng katawan? Bakit nagkulang ang ating insulin? Ito po, the cause of high blood sugar of diabetic is autoimmune disease or crazy immune disease. Okay, ganito po yon. According to diabetesuk.co, January 15, 2019, diabetes is caused by immune system destroying the cells in the pancreas that make insulin. Sino ang naggumagawa ng insulin ng ating katawan? Ang pancreas. Sino ang katuwang ni pancreas to produce insulin? Microbiota. Pero bakit nagkaroon ng pagkukulang ng insulin para magka-diabetes ang tao at tumaas ang blood sugar? Because the immune system destroying the cells in the pancreas. Therefore, cells pa rin ang dahilan ba't may sakit ang tao. Ano nga ang cells natin sa katawan? Haligi, foundation, structure. Pag nasira ang haligi, magkakasakit ang tao. Nasira ang cells ng pankrea, sinong may kagagawan? Bobo na immune system. Therefore, kaya ka may diabetes, kaya mataas ang sugar ng isang tao dahil kay immune system. Sisihin mo si immune system kasi hindi mo siya inalagaan. Okay? So, I hope may natutunan po kayo. Next, ay autoimmune heart problem. Heart disease are the effects of the body's own immune defense system mistaking cardiac antigens as foreign and attacking them, leading to inflammation of the heart as a whole. Sino ang may kagagawa na naman ng may sakit sa puso? Si autoimmune disease. Si immune system na naman po. Okay? Next, lupus. Pinakadelikadong sakit ito sa lahat. Okay? Lupus. Grabbing hands off ng doktor dito. To be honest. Pero by God's grace,
Lalabanan ko yan ng prime cell natin. Lupus is an autoimmune disease that can, by the way, mayroon po yan sa video na gumaling po, yung naka-yellow na babae sa video. Lupus is an autoimmune disease also, guys, that can affect almost any part of your body, most often your joints, skin, kidneys, heart, lungs, blood, or brain. Lupus.org. Sino may kagagawa ng lupus? Autoimmune disease. Bobo, crazy, dumb immune system. Okay? Cancer develops because the immune system failed to do its job and attacking defective cells, allowing the defective cells to divide and grow. Ay, grabe. Si immune system din ang may kagagawan para kumalat ang mga bad cells, defective cells, because of autoimmune disease. Grabe. Kaya nakakatakot pag hindi mo inalagaan ang ating immune system. An autoimmunity, a faulty immune response that leads to disease such as colitis and lupus occurs when the immune system has mistakenly attacked healthy cells. Tandaan niyo uli, uulitin ko uli. Hindi magkakasakit ang tao kailanman kapag hindi na-damage ang ating haligi ng katawan. And that is our 10 trillions of cells. Isinisira ni immune system. One of the reason ng colitis and lupus, it is because mistakenly attack healthy cells. Akala kasi ni immune system, kakampi, kalaban is the same. Okay? Next, cancer is a condition, okay, which your immune system mistakenly attack your normal cells. Means lahat ng uri ng sakit, it is because of cancer, it is because of autoimmune disease. Pangalawang factor na lang po ang pagkain. Pangalawang factor na lang ang chemicals. Number one factor, but may sakit sa puso, may lupus, may cancer, may diabetes because of autoimmune disease. Okay? Now, scientists know about more than 80 autoimmune disease. Grabe. We have more than autoimmune disease. Some are well known, such as rheumatoid arthritis, autoimmune disease pala yan. Asthma, sinira ang cells ng baga. Okay? Multiple sclerosis, bahala na kayo. Okay? Bowel disease, mahirap dumumi. Diabetes, psoriasis, part pala yan ng 80 autoimmune disease. Okay? Next. Okay. Trivia, facts, Philippine health statistic. Patalasas lang tayo. The Philippines is ranked in top 15 in the world for diabetes. Congratulations, Philippines. Okay, grabe. Pang 15 tayo. Okay, baka makuha pa natin ang top 10. Okay? Okay lang sana kung top 1 to 10 ng dynamic option. Ayos lang yon. Pero kung diabetes, ay grabe na to. High blood sugar are on rise and epidemic po siya sa Pilipinas. Pag sinabing epidemic, parami ng parami at delikado. Now, in about 10 million new cases po ang high blood sugar sa Pilipinas po ngayon. Okay? One in every 13 Pilipinas is expected to develop breast cancer in their lifetime. Sa 13 na kababaihan, mapabata pa man yan o mapamatanda, isa dyan, expected to develop breast cancer. Okay?
The Philippines has the highest rates of breast cancer, cervical cancer, and prostate cancer in Asia. Factory tayo in highest rates of breast cancer, cervical, and prostate cancer. Mga kababaihan, maging kalalakihan sa prostate cancer. 11 new cancer cases are reported each day. 7 adults and 8 children every day. Mayroong 11 na nagkakakancer every day. Okay? 360 each day die of cancer. Every day po. 360 ang namamatay sa cancer pa lang yan. Hindi pa kasama ang sakit sa puso na number one po yun. Hindi pa kasama ang sakit sa baga. Cancer pa lang yan. 360 a day ang namamatay. For the past decade, heart disease and cancer remain as the top two causes of death among Filipino, followed by pneumonia in third spot. Grabe! Ang sakit sa puso ang number one at pinaka mabilis na kamatayan sa Pilipinas. Okay? Grabe, heart disease and cancer remain as the top two causes of death. Pangatlo, ang sakit sa baga. Nangunguna ang sakit sa puso. Pangalawa, ang cancer. Any cancer. Okay? Pangatlo, ang sakit sa baga. Ganon kadelikado. Kaya walang pwedeng magsabi ngayon na healthy sila. Grabe na po ang mga tao ngayon, ang ating katawan. A new study, ito na po, here we go. A new study finds the microbiota play an important role in the development of immune cells. T cells, B cells, NK cells, or immune system. That helps the body immune system fight infection. medicalnewstoday.com. Therefore, ang pag-asa ni underreactive and overreactive immune system is the microbiota. Resident microbiota and transient microbiota from stem cells, from prime cells of our product. Healthy, imbalanced microbiota plays a fundamental role on the action, training, and function of the immune system. In return, the immune system has largely evolved as means to bring medication, protection, and maintain human body healthy. Guys, magagawa lang ni immune system ang medication, protection, maintain human body healthy, it is because of the healthy and balanced microbiota, because si microbiota ang siyang responsible sa action, training, and function of immune system. Immune system cannot stand alone without microbiota. Biota. That's why hindi ba kayo nagtataka ilang dekada na laging nakatutok ang medisina, ang medicinal side. Okay? Ang hospital, ang mga clinic, even the herbalist nakatutok kay immune system, pero bakit hindi nila napapagaling ang sakit? Kasi hindi nila tinutukan ang behind kay immune system, and that is the microbiota. Salamat na lang na mayroon tayong produkto sa dynamic option na siyang nakatutok kay microbiota. Kaya sapul ang sakit sa produkto natin kasi tinumbok natin ang dahilan ng action, training, and function of immune system. Siya kasi ang nagpapatalino kay immune system. Vitamin C is one of the biggest immune system boosters of all, but not a teacher. Walang kwenta si vitamin C na palalakasin mo si immune system
Pero bobo ang immune system, sakitin pa rin ang tao, pinifeed mo lang si immune system to become crazy of your vitamin C, pero bobo. Dapat balance si immune system, malakas na, matalino pa. Walang produkto sa merkado ngayon na nagpapatalino at nagpapalakas kay immune system. Produkto lang po natin ang mayroon niyan. Wala yan sa herbal product. Okay? Kahit na galing pang ibang bansa yan, ang daming produkto ngayon, sikat sa market dahil sa artista, pero yung artista naman na yan, hindi naman yan gumagamit, bayaran niya mga yan. Maraming testimony sa mga herbal product, mga bayad yan. Kung totoo ang product ninyo at product nila, maging totoo tayo, mag-offer sila ng money back guarantee, hindi tayo nagbobola po dito. Okay, ma-open na ang ma-open. Maging totoo po tayo. Hindi tayo nagbebenta dito para kumita. Tutulong tayo sa tao. Okay? One of the most promising research direction is immunotherapy, the use of specific types of bacterial process. Ano ang gagawin po natin kay underreactive immune system? Ano ang gagawin natin kay overreactive immune system? Ang tawag doon, immunotherapy. Means, si immune system ang gagamutin natin ngayon, mga kapatid. Kung ang tao nagkakasakit ng cancer, ang gagawin ng doktor, chemotherapy. Okay? Ngayon, si immune system may sakit. Gagamutin natin si immune system. Ang tawag ng ating pagpagamot kay immune system, immunotherapy. Anong produkto ang magbibigay ng kasagutan sa sakit ni immune system na immunotherapy? Hindi herbal. Hindi synthetic medicine. Postbiotic functional supplement. It is because ang ating product may microbiota na siya ang mag-i-immunotherapy kay immune system. Kaya mabilis gumaling ang karamdaman ng product natin. These types of treatment is expected to restore, revive, and energize the immune system. Okay? Yan siya. Okay. Probiotics have been found to enhance the natural capability of immune system to resist harmful microorganism, NCBI, thus NIH research. The research results show the intensive activation of the immune response as a result of bacterial process. These papers provide an overview of selected microorganisms which are already in use. It was 18th century pa po ginagamit. Therefore, gagamutin natin si immune system sa pamagitan po ng microorganism, but selected microorganism or bacterial process. Okay? Ito po. Which probiotics are best for immune system? Most of these bacteria belong to genera that contain many strains, many good bacteria such as lactobacillus and bifidobacterium. ScienceDirect.com. Nandyan po, yan po ang strains na yan, ang kailangan ni immune system. Because guys, be careful with your choice of bacterial process product. Not all probiotic are safe to intake. Probiotic lang po natin ang mayroong lactobacillus and bifidobacterium at dinagdagan pa po natin yung dalawang uri pa po. Okay? Yan. Why Prime Cell Advance? Because, ayan, isa po sa dinagdag natin o nandyan, existing po dyan ngayon sa Prebiker and Chia, is Coagulan Family. 50 strains po yan. Why Prime Cell Advance? Mayroon din po siyang prebiotic na pagkain po. Hindi na tayo ganun magpo-focus dyan. Kasi may mga topic naman po tayo dyan na presentation. Postbiotic. Ang kagandahan po sa atin, ang ating produkto, may probiotic, may prebiotic, at may postbiotic.
At mayroong 90 essential minerals or nutrients. Okay, nutrients po yan. 90 essential nutrients with 60 minerals, 16 vitamins. Grabe, lahat po dala na ng ating produkto. Okay? Yan ang new additional ng ating Y Prime Cell Advance. It is because of that dinagdag po natin. By the way, yan pong ating existing na Pre-BioCure in Chia, yan yung pre-selling po ng dynamic option, and the same also, ako rin man po ang may-ari niyan, itong Prime Cell, the same din po. Ito po ang laman ng ating existing Pre-BioCure in Chia coffee, itong nandito ngayon. Ito po ang idadagdag natin sa ating Prime Cell. Therefore, ang tanong, sir, effective po ba itong existing? Yes naman, yan na yung from 2015 up to date. Yan yung maraming gumaling na karamdaman. Yan yung maraming testimony. Ang ating Prime Cell, ilalabas pa lang natin. Therefore, the same formulation. Therefore, makakagaling din siya. Pero dinagdagan po natin ito, ang ating Prime Cell. Unique siya sa lahat ng aking brand. Okay? So, yun po. Tuloy tayo. Ayan na. Ayan na. Prime Cell Advance is not a herb. Hormone. Hindi siya drug. It's a information molecule and memory molecule with three main function for immune system. Our product can educate immune system. Ish. It is your product can educate? No, walang herbal na kaya mag-educate. Okay? Palalakasin. At ibabalance niya si immune system means yung underreactive magiging normal. Yung overreactive magiging normal because matalino na si immune system. It is because of our product. Okay? Yan po ang ating produkto. Ayan. Nakita nyo naman po yan. May mga clinical trials at mayroon din po tayong protocol number. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating produkto. Ayan. Saan? Nabanggit ko na yun kanina. Yan, napahapyawan ko na rin yan kanina. Okay. Okay, tapos na tayo. Ayan. Sa tawag dito, i-review ko lang ng konti po ito. Sa mga hindi pa po nakapanood ng page na ito, gusto ko pong idiin ito para ilabas natin ang katotohanan. Nabanggit ko na kanina yan, despite of synthetic medicine and herbal product, bakit na natili pa rin ang mga sakit? Ayan. Okay, facts. Animal stem cells are not compatible for human cells in human blood type. And some of them can cause death and diseases. Bakit ka iinom ng stem cells na galing sa usa? Galing sa kabayo, hindi ka naman usa. Maliban lang sa gusto mong magkaroon ng sungay, hindi ka naman kabayo. Maliban lang sa gusto mong lumaki, ang iyo, mga kalalakihan. Guys, iba ang stem cells ng tao at saka ng animals. Bigyan niyo ako ng facts and research in clinical trials na ang stem cells from animals ay compatible sa human being. Isasarado ko kumpanya ko. Bigyan niyo ako. Okay? So, masakit po ito sa mga gumagamit at nagbebenta. Pero dapat nagsasalita tayo patungkol sa produkto natin na mayroong facts. May katotohanan. Okay? Mayroong research. 85% of total gluten found in barley. Kahit na anong uri ng barley yan, I will never mention name na brand. Basta barley. Gluten can make immune disease worse in cause of leaky gut o magkakaroon ng leak ang iyong bituka. In cause of all diseases and cancer. Biro mo, iinom ka ng barley. 85% pala yan, mayroon kang uminom ka ng espalto. Characteristic kasi ng gluten is parang espalto yan. Or bubble gum. Na siyang didikit sa bituka for how many years bibiakin niya ang bituka mo para magkasakit ka. Okay? Cultured spirulina can cause bloating, nausea, insomnia, headaches, cramps at bowel sa may pre-existing thyroid. At inhabitants po yan ng punjay. Favorite po yan ng punjay, ang spirulina. Habang tumatagal sa bote, dumadami ang punjay niyan because cultured spirulina ay nakatira dyan ang mga punjay. Stevia,
Kaya nga walang stevia ang kape natin eh. Our coffee is mascubado. Mascubado is prebiotic. Mascubado is food for microbiota. Stevia affect the healthy bacteria. Biro mo ang stevia, papatayin niya pa ang microbiota mo. Di ba? Causing gas and bloating. Raise heart attack. Magkakaroon ka pa pala ng atake sa puso niyan. And stroke risk because it's often mixed with erythritol. Erythritol. Yan ang inyong stevia na pinagmamalaki. In short, guys, ingatan natin ang ating microbiota. Huwag mabawasan ang 100 trillion microbiota para aalagaan niya ang ating immune system, aalagaan niya ang ating katawan. Pero ang microbiota rin natin ngayon is 50%, 40%, wala na, patay na. That's why we need to take our product to produce and provide para manatili ang ating microbiota. Okay?